Ano? Ano ba naman, Sandra? Bakit mo namang hinayaan na mangyari yan sa'yo? Problemadong sabi ni Melanie sa kaibigan niya. Day, anong gagawin ko? Ayokong mawala ng trabaho dahil lang sa nangyari. Alam naman natin pareho na may girlfriend si Sir at alam natin na mahal niya ang girlfriend niya. Pangalawa, lasing siya ng gabing yun kaya syak na hindi siya aamin kung sasabihin ko sa kanya ang nangyari sa amin. At sino ba ako? Baka sabihin pa niyang nahihibang lang ako. Sagot ni Sandra sa kaibigan niya. O ano ng plano mo ngayon? Ilihim ang nangyari. Ikaw lang ang tanging nakakaalam sa nangyari sa amin ni Sir Enzo. Ayokong may ibang makakaalam nito. Please! Ano pa bang magagawa ko kung yan ang gusto mo? Makakaasa kang mananatiling lihim ang lahat. Salamat, Day. Niyakap ni Sandra ang kaibigan. Saka siya nagpaalam na uuwi na sa inuupahan niyang apartment. Simula nang may nangyari kay Enzo at Sandra, ay umiiwas ang dalaga sa amo niya. Kung dati ay palagi siyang nagsasalita, ngayon ay nagsasalita lang si Sandra kung may kailangan siyang sabihin at kung kailangan niya ng mga pirma sa boss niya. Nagtataka naman si Enzo sa ipinagbago ni Sandra. Nasanay kasi siya na palagi itong nagsasalita na para bang hindi ito nauubusan ng sasabihin. Pero sinawalang bahala na lang niya. Love, hey, ang lalim naman ng iniisip mo. Kanina pa akong nandito. Kumakaway-kaway si Stephanie sa harapan ng nobyo. Saka palang natauhan at nabalik sa huwisyo si Enzo. Oh, I'm sorry. May iniisip lang. Paliwanag ng binata sa nobya. Gaano ba yan kaimportante at nawala ka pa sa sarili mo? Di bali na nga lang. Yumakap sa likuran ni Enzo ang nobya. Tulad ng palagi nitong ginagawa na hinayaan naman niya. Habang si Sandra ay busy, bigla nilang tumunog ang cellphone niya na nasa loob ng bag niya. Ma! Sagot niya kaagad sa cellphone. Anak, ang papa mo nasa ospital. Baka may konti ka pang pera dyan. Pambili lang sana ng reseta niya sa labas. Mahinang bungad ng ina niya sa kanya. Ano ho? Kamusta na po siya? Okay na po ba siya, ma? Okay na siya, anak. Pero may mga reseta kasi na kailangan bilhin sa labas. Naiiyak na sabi ng kanyang ina. Sige ma, magpapadala ako ng pera mamaya sa'yo. Hindi pa kasi ako makalabas ngayon dahil may trabaho pa akong inaasikaso. O sige anak, maraming salamat. Walang anuman po ma, basta balitaan mo lang po ako kung ano nang nangyayari dyan. O sige anak, ibababa ko na ito dahil may pupuntahan pa ako. Pinatay na ng ina ang cellphone, habang si Sandra ay napapabuntong hininga na lang at napasandal sa kanyang kinauupuan. Ilang araw nang masama ang pakiramdam niya pero sinawalang bahala niya lang ito. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit bigla na lang siyang inantok na hindi naman niya nararamdaman dati. Ano? Baka buntis ka? Walang alinlangan na sabi ni Melanie na ikinaputla ni Sandra. Day, hindi naman magandang biro yan. Pilit pang ngumiti si Sandra kay Melanie. Ano ka ba? May dalaw ka na ba nitong buwan? 2 weeks na akong delayed, Day. Kaagad na napatanga si Melanie sa narinig. Ano? Tapos hindi ka man lang nagpapa-check up? Paano na lang kung buntis ka? Anong gagawin mo? Paano anak mo? Alam natin pareho na himala na lang kung tanggapin ni Sir Enzo ang pinagbubuntis mo. Nag-aala lang sabi ni Melanie kay Sandra. Ano ka ba, Day? Wala to. Kaya wag ka nang mag-alala pa sa akin. Malumanay na ani ni Sandra. Anong wag? Tumigil ka nga. Hindi ako papasok bukas. Huwag ka na rin pumasok. Sasamahan kitang magpa-check up bukas sa doktor. Alam ni Sandra na hindi siya mananalo, kaya wala na siyang nagawa pa sa gusto ng kaibigan niya. Maliban kasi sa magulang niya, ay tanging ito lang nag-iisa niyang kaibigan sa Maynila. Kinabukasan, ay sinundo ni Melanie ang kaibigan at sabay na silang pumunta sa ospital. Habang naghihintay sa resulta, ay wala sa sariling nagpalakad-lakad si Sandra sa harap ni Melanie. Day, pwede ba? Nahihilo na ako dyan sa ginagawa mo eh. Relax ka nga lang. Sita ni Melanie sa kaibigan niya. Day, paano kung positive ang resulta? Pero sana hindi. Pero pag tamang hinala mo, bubuhayin mo naman siya, di ba? Hindi mo naman siya ipapalaglag. Pangunguna ni Melanie sa kaibigan. Hindi ko alam, Day eh. Wala akong ideya sa mga nangyayari ngayon. Ano bang dapat kong gawin? Sagot ni Sandra. Kasabay ng pagpasok ng doktor sa kwarto kung saan sinuri si Sandra. Dok, anong resulta?
Kaagad na sinalubong ni Sandra at Melanie ang doktor. Ayon sa ginawa naming test, ay nagdadalang tao kami at 3 linggo na. Congratulations! May ibibigay ako mga vitamins na kailangan mong inumin para mas kumapit pa ang anak mo sa sinapupunan mo. Kailangan mo itong inumin once a day. Thank you, Doc. Si Melanie nang nagpasalamat dahil hindi na nakakapagsalita pa si Sandra buhat sa kanyang narinig. Kaya mo yan, Day. Andito lang ako para damayan ka. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha ni Sandra na kanina pa niyang pinipigilan. Day, paano ko siya bubuhayin? Paano mga magulang ko at ang kapatid ko? Sa akin na lang sila umaasa na akong makakatulong sa kanila. Umiiyak na sabi ni Sandra. Sige lang, Day. Iiyak mo lang yan hanggang sa maubos ang mga luha mo. Kailangan mong mag-isip ng mabuti dahil hindi pwedeng padalos-dalos ka ng desisyon. Nakarating sila Melanie sa inuupahan na apartment ni Sandra. Pero ganun pa rin ang dalaga. Namamagana ang mata nito sa kakaiyak. Anong plano mo ngayon? Hindi naman pwedeng ipalaglag mo yan. Walang ano-anong sabi ni Melanie. Hindi ko alam, Day. Hindi ko alam ano bang dapat kong gawin. Ano, magtatrabaho ka pa rin ba? Hindi ka ba mahihirapan na makikita mo ang ama ng anak mo palagi? Hindi niya pwedeng malaman ng totoo. Hindi pwede. Kailangan ko na munang magtrabaho habang maliit pang tiyan ko para may magamit ako sa pagpapanganak ko at makapagpadala pa rin ako ng pera sa magulang ko. Mahinang ani ni Sandra. Kahit may malaki kang problema, inaalala mo pa rin ang magulang mo, ah. Dahil pamilya ko sila at mahal ko sila, Day. Kaya kahit na anong mangyari, gagawa't gagawa ko ng paraan para makatulong sa kanila. Mahinahon na sabi ni Sandra. Niyakap na lang siya ng kaibigan. At nang sumapit ng hapon, ay nagpaalam na ito na uuwi na. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at magtatatlong buwan na ang tiyan ni Sandra. Nagtatrabaho pa rin siya bilang sekretarya ni Enzo. What? Why? Kulang bang sahod mo? Tataasan ko pa. Basta huwag ka lang umalis sa trabaho mo. Pigil ni Enzo sa sekretarya niya. Si Sandra kasi ang klase ng tao na hindi dapat pinakakawalan. Dedicated ito sa trabaho niya at mapagkakatiwalaan. Kaya ganoon na lang kung makareact si Enzo. Kailangan ko na po kasing umuwi, sir, dahil nasa critical na ang kondisyon ng papa ko. Kailangan pong nandoon ako. Paliwanag ni Sandra. Pero hindi mo naman kailangan mag-resign, 'di ba? Babalik ka pa naman, right? I'm sorry, sir, pero hindi na po ako babalik. Napabuntong hininga nilang si Enzo sa sinabi ni Sandra. Alam niya kasing mahihirapan siyang makahanap ng katulad ni Sandra. Okay, pero kapag gusto mong bumalik, you're always welcome here. Thank you, sir. Nagpaalam na si Sandra at mag-isa na lang si Enzo sa loob ng opisina niya. Mabilis niyang dinukot ang cellphone sa table niya at tinawagan ng kaibigan. Hey, napatawag ka! Sagot ng kaibigan sa kabilang linya. May balita na ba? Until now, wala pa rin eh. I don't know kung naghahanap ka ba talaga o wala. Pagpaparinig ni Enzo sa kaibigan. Hey, anong pinagsasasabi mo? Of course, naghahanap ako. Pero wala talaga akong mahanap na CCTV footage dun sa kinaroroonan mong kwarto. Paliwanag ni Steve. Okay, pag may information ka, tumawag ka na lang sa akin. Copy, sir. Bye. Istorbo ka eh. Napailing na lang si Enzo sa sinabi ng kaibigan. Alam niya kasi na may babae na namang kasama ang kaibigan niya. Malalaman ko rin kung sino ka soon, my lady. Nakangiting ani ni Enzo habang nakapikit. Pilit niya kasing inaalala ang mukha ng babae na nakaniig niya. Pero kahit anong pilit niya ay hindi niya maalala. Dala siguro ng kalasingan niya kaya ganun. May fiancé na si Enzo pero hindi niya alam kung bakit unti-unti siyang nawawala ng gana sa fiancé niya. Buti at pinayagan ka niya, sabi ni Melanie. Wala naman siyang choice, Day. Papa ko ba naman ang idahilan ko eh. Nakahingi na rin naman ako ng tawad kay God sa pagsisinungaling ko na malubha ang lagay ni Papa. Ano? Si Mang Mauro talaga ang idinahilan mo? Nang tumango ang kaibigan ay napahalakhak si Melanie. Sira ka talaga. Eh, ano bang gusto mong idahilan ko? Nabuntis ako sa anak niya. Ano naman kayang sasabihin niya? Baka maisip pa niyang baliw ako para gawin yun. Ayoko ng magulong buhay, Day. Kaya kung maaari,
Itatago ko ng anak ko. Isa pa, may fiancé siya at ayokong makigulo sa kanila. Mahabang sabi ni Sandra na sinang-ayunan naman ang kaibigan niya. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at naging mga buwan hanggang sa ipinanganak na nga niya ang kanyang anak. Tignan mo, Day, ang gwapo ng anak mo at halatang mana siya sa kanyang ama. Oo nga eh, ang nagsalubong nitong kilay at ang mukha at ilong, halos lahat na lang sa kanya. May pagtatampong sabi ni Sandra. Ang lakas talaga ng dugo ng taong yun ano. Dahil kuhang-kuha ni Dylan ang mukha ng ama niya. Pero in fairness, Day, ang swerte mo at may anak ka sa kanya. Hindi man lang nawala ang bakas niya sa'yo. Napangiti na lang ng mapait si Sandra nang maalala ang gabing yun. Pero nang makita ang anak niya ay parang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Lalo pat napakagwapo nito kahit maliit pa lang. What? Are you out of your mind? Enzo, ikakasal na tayo. Nakahanda ng lahat tapos ngayon sasabihin mong maghiwalay na tayo? For what reason? Ha? Huh? May iba ka na bang ipinalit sa akin? Sumagot ka! Galit na sigaw ni Stephanie sa binata. I am so sorry. Ba't wala na akong makuha pang pagmamahal sa'yo dito sa dibdib ko? Mahinahon na ani ni Enzo. No, hon. Please. Huwag mo naman gawin sa akin to, please. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya, please. Humahagulgol na si Stephanie na nakikiusap sa binata. Nasasaktan si Enzo na makitang umiiyak ng ganun si Stephanie. Naging mabuti naman itong girlfriend sa kanya pero anong magagawa niya? Kung sa puso niya ay wala na siyang makuha pang pagmamahal dito. I'm so sorry. Makakahanap ka pa ng lalaking mamahalin ka hanggang dulo. At sigurado akong hindi ako yun. Naging mabuti kang girlfriend sa akin. Kaya ayokong mamuhay ka sa itatayo nating pamilya na ikaw lang ang nagmamahal. Mas masakit pag nagpakasal pa tayo bago ko pa sabihin sa'yo na hindi na kita mahal. Patawad. Yun lang ang lumabas sa bibig ni Enzo bago iniwan ng dalaga sa loob ng opisina nito. Sa bar dumiretso si Enzo kung saan ay pagmamay-ari ng kaibigan niya para doon ilabas ang lahat ng nasa dibdib niya. Hey, hinay-hinay lang para ka namang nakikipaghabulan ng inuman. Natatawang sabi ni Christopher. May problema ba? Itinigil ko ng relasyon namin. Kinansel ko ng kasal namin ni Stephanie. Agad na ibuga ni Christopher ang iniinom niyang alak dahil sa narinig. Bro, okay ka lang? Akala ko ba mahal mo siya? Batid sa boses ni Christopher ang inis. Alam mong mahal ko siya noon pa. Pero dahil kaibigan kita, kaya ako kinayang sakit na nararamdaman. Makita ka lang na masaya at ang babaeng mahal ko. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang siya. Mababatid sa boses ni Christopher ang galit kay Enzo. I'm so sorry bro kung sinaktan ko lang siya. Mahinahon na sabi ni Enzo sa kaibigan. Si Stephanie kasi matagal nang gusto ni Christopher. Pareho na mayaman at gwapo ang dalawa. Pero mas gusto ni Stephanie si Enzo. Kaya walang nagawa si Christopher kung hindi bigyan ng kalayaan ng dalaga. Pero ngayon na sinaktan ito ni Enzo, gusto niyang bubugin ng kaibigan. Kung hindi lang kita kaibigan, ewan ko kung ano nang ginawa ko sa'yo. May bahid pa rin na galit ang boses ni Christopher. Hindi na rin nagtagal si Enzo sa bar ng kaibigan. Umuwi ka agad siya sa kanyang kondo. Kinabukasan pagkagising niya, ay maingay na tunog ng kanyang cellphone na bumungad sa kanya. Mom, ano itong natanggap kong balita ha, Enzo? Bakit mo hiniwalayin si Stephanie? Napakabait niya para gawin mo yun sa kanya. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo at pinahiya mo siya? Ha? Huh? Galit na bulyon ni Madonna sa anak niya. Napabangon nang wala sa oras si Enzo dahil sa galit na boses ng kanyang ina. Mom, ayusin mo ito, Enzo. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong may kalalagyan ka. Galit na banta ni Madonna sa anak. Malamig na tao si Enzo, pero pagdating sa kanyang ina ay tiklop siya rito. Alam kasi ni Enzo na iba ang ugali ng kanyang ina. Isa pa, gustong gusto nito si Stephanie para sa kanya. Kaya ganoon na lamang ang galit nito nang malaman na hiniwalayan niya ito. I'm down to her, Mom. I have a valid reason why I'm doing this. I'm so sorry pero buo na ang pasya ko. Ibinaba ni Enzo ang tawag at bumalik sa pagkakahiga sa kanyang kama.
Pilit pa rin niyang binabalik-balikan ng gabing yun. Tangi lang niyang naaalala yung pagtawag nito sa kanya ng sir. Pero kahit naman sino ay tinatawag siyang sir. Kaya hindi niya mahulaan kung sinong nakasama niya ng gabing yun. Nung una, akala niya si Stephanie ang kasama niya. Pero nang tawagin siya nitong sir, hindi na niya ito napagtuunan pa ng pansin. Samantalang sa probinsya kung nasa saan si Sandra, ay karga niya ang kanyang sanggol. Hinihelen ni Sandra ang kanyang anak para makatulog. Bagong ligo ito. Isang buwan na mula nang ipinanganak niya ito at nasabi na lamang niya sa sarili na hindi pala madali ang buhay ng isang ina. Lalo pat wala siyang kasama. Tanging siya lang at ang kaibigan niyang nakakaalam kung nasa saan siya. Mula nang umalis si Sandra sa trabaho niya, ay nagtrabaho siya sa hindi kalakihang tindahan para may pandagdag siya sa gastusin pag nanganak na siya. Hindi siya umuwi sa kanila dahil ayaw niyang mas mahirapan ang magulang sa kanya. Nagpapadala pa rin naman siya ng pera sa magulang pero naputol ito nang mag-stop na siya sa trabaho niya dahil malaki na ang tiyan niya at ang bigat pa nito. Nandito na ako! Sigaw ni Melanie sa loob ng bahay. Nandito kami sa taas, Day! Sigaw ni Sandra sa kaibigan. Nilapag ni Melanie ang dala niyang groceries at pumanhik na siya sa taas para puntahan ang kaibigan at ang inaanak niya. Napaaga ka yata ngayon. Wala akong trabaho ngayon kaya maagang uwi ko. Oh, kamusta ang inaanak ko? Ito, tulog na. Mahinahon na sabi ni Sandra. Ay, ang gwapo mo talaga, baby. Parang gusto kitang kurutin. Natatawang sabi ni Melanie habang hinahaplos ang pisngi ni Dylan. Ikaw talaga, saka mo na panggigilan yan, hindi pa yung nagsasalita eh. Natatawa ring sabi ni Sandra sa kaibigan niya. Nakakagigil talaga siya, Day eh. Ang lakas talaga kasi ng dugo ni Enzo. Ay, ewan ko na lang kung anong mararamdaman niya pag nalaman niyang mainak siya sa'yo. Baka pag nalaman niya, maalala ka niya na ikaw yung nakasiping niya nang malasing siya sa isang bar. Ikaw ang natawagan niya instead na si Stephanie. Bumalik sa alaala ni Sandra ang nangyari noon at kinapa sa dibdib niya kung may sakit pa ba. Pero wala na siyang sakit na nararamdaman. Tulad noon, tanggap na niya ang lahat, lalo pat nakita na niya ang anak niyang tanging nabibigay sa kanya ng lakas. Sa bahay nila Enzo, ay nakauwi ng ina niya at galit na galit pa rin ito sa anak niya dahil sa ginawa nito kay Stephanie. Ano ba talagang valid reason mo na hiniwalayan mo si Stephanie? Ha, Enzo? Ngayon mo sabihin sa akin ang rason mo kung bakit ginawa mo yon. Galit na anin ni Madonna sa anak niya. Nang sabihin Enzo ang dahilan sa kanyang ina, ay kaagad na lumapat ang kamay nito sa pisngi ng anak niya. Dahil lang sa hindi mo kilalang babae, kinansila mo ang kasal niyo ni Stephanie? Galit na sabi ni Madonna sa anak niya. Napahimas na lang si Enzo sa mukha niya. Aminado siyang masakit ang sampal ng ina niya. Pero alam niyang mas masakit doon ang nararamdaman ni Stephanie dahil sa ginawa niya. At ang isa sa kinagagalit nito dahil umalis ng Pilipinas si Stephanie at hindi nila alam kung saan ito pumunta. Sa paglipas ng mga araw at buwan at naging mga taon, malaki na ang anak ni Sandra na si Dylan. Mama, I'm home! Sigaw ni Dylan sa sala. Nag-aaral na kasi ito at kasama nito ang kanyang yaya. Kaagad na lumabas ng kusina si Sandra at sinalubong ang anak. Hello baby, how was your school? Pinugpog ni Sandra ng halikang anak. Sa kanya ito binuhat. Okay lang naman po mama, may star nga po ako. Sabay patingin niya sa kanyang ina ng star sa kamay niya. Wow, ang talino talaga ng anak ko. Nakangiting sabi ni Sandra. Siyempre naman po mama, mana ako sa inyo eh. Napahalakhak na lang si Sandra sa pambobola ng anak niya sa kanya. Aminado siyang hindi nagmana sa kanya ang katalinuhan ng anak at alam niya kung saan ito nagmana. Matapos ang hapunan ay si Sandra na ang nagpatulog ng anak niya habang ang yaya nito ay pinagpahinga na rin niya. Ganito araw-araw ang trabaho ni Sandra. Mula kasi nang makapasok siya ng trabaho sa isang kumpanya ay napilitan siyang bumalik ng Maynila at nangupahan na lang. Dahil malaki naman ang sahod niya ay ikinuha niya ng yaya ang anak para may magbabantay dito habang nasa trabaho siya. Kampante naman siya sa yaya ng anak niya dahil mabait naman ito at palagi itong tumutulong sa kanya sa gawaing bahay
tuwing walang pasok si Dylan sa school. Day, kamusta ka na dyan? Namimiss ko na kayo ni Dylan. Nakapout na sabi ni Melanie. Ano ka ba? Okay lang kami rito. Ikaw, kamusta ka na dyan? Okay lang din. Malapit na akong babalik dyan sa Maynila. Hinihintay ko na lang na makalabas ng ospital si tatay. Saka ako babalik dyan. Ganun ba? Eh, ikamusta mo na lang ako sa kanila ha? Makakarating day. O paano? Patayin ko na to ha. Antok na kasi ako eh. Bye day. Ngumiti lang si Melanie at pinatay na ang tawag. Sa opisina ni Enzo ay kausap niya ang kanyang private investigator. Ito lang ho ang nakuha kong information sir. Ayon dun sa kausap kong bartender sa bar, kung saan ka nanodoon ang gabing yun ay may tinawagan ka raw na nagngangalang Melanie. Tinawag mo raw siyang sweetheart sa cellphone. Pero nang dumating daw doon ang babae, ay sir naman ang itinawag sa'yo. Possible po na hindi si Ma'am Stephanie ang natawagan mo. Meron pang iba na kaagad namang pinuntahan ka. Mahabang sabi ng private investigator ni Enzo. Dahil sa narinig, ay nagkaroon ng ideya si Enzo kung sinong natawagan niya. Pero gusto niya munang kumpirmahin. Ibigay mo sa akin ang pangalan at address ng nakausap mo. May itatanong lang ako sa kanya. Kaagad naman ibinigay ng private investigator ang address at pangalan ng lalaki na nakausap niya sa bar. Ihuhulog ko na lang sa account mo ang bayad ko. Thank you sir. Hindi rin nagtagal pa ang private investigator ni Enzo. Kinagabihan ay kaagad na tinungo ni Enzo ang bar kung saan siya nalasing dati. Wala pa rin itong pinagbago. Tulad ng dati ay marami pa rin ang mga tao na dumarayo doon. Hindi lang kasi magandang bar na yon. Malinis at malawak ang space nila. Kaya gustong gusto ni Enzo na doon pumupunta kapag may problema siya. Hindi na siya dumalaw sa bar ng kaibigan niya mula nang magkasagutan sila. At hindi na rin niya ito nakita pang muli. Umupo si Enzo sa isang mesa kung saan ay may dalawa lang na upuan ang nanodoon. At kaagad na nagtawag ng waiter. Yes sir, ano pong sa inyo? Magalang na sabi ng waiter. Nandito ba itong si Renz? Pakisabi sa kanya na gusto ko siyang makausap, kahit saglit lang. Hinatid muna ng waiter ang order ni Enzo, bago nito pinuntahan si Renz. Good evening sir, ako po si Renz. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? May halong ka ba? Nasabi ni Renz. Take a seat. Itinuro ni Enzo ang upuan sa tapat niya, kaya kaagad na umupo dun si Renz. Kung hindi mo na ako matatandaan, ipapaalala ko sa iyo. Natatandaan ho kita, sir. Putol ni Renz sa sasabihin sana ni Enzo. Good. May nakapagsabi sa akin na nakita mo kung sinong babaeng sumunod sa akin ng gabing yun. May ipapakita ako sa iyong litrato. At gusto kong kilalanin mo kung sino sa kanilang dalawang sumundo sa akin dito. Seryosong sabi ni Enzo. Okay ho, sir. Kaagad na kinuha ni Enzo ang dala niyang larawan at ibinigay sa kausap. Tinitigang mabuti ni Renz ang litrato. At itinuro niya ang isang litrato na hawak niya. Siya ho. Siya ang sumundo sa inyo rito. At siya ang kasama mo na sumakay sa isang taxi. Kaagad na naikuyom ni Enzo ang kamao niya. Hindi niya alam kung ano bang dapat ang maramdaman niya. Ngayong alam na niya kung sinong kasama niya ng gabing yon. Thank you. And here's your tip. Inilapag ni Enzo ang pera sa mesa. At tumayo na para umalis. Saka palang nakahinga ng maayos si Renz. Akala niya kung ano nang kailangan ni Enzo sa kanya. Tinawagan ulit ni Enzo ang private investigator niya at pinapahanap si Sandra. Halughugin mo ang buong Pilipinas kung kinakailangan para mahanap mo lang siya. Hindi pwedeng hindi ko siya makita. Masyado ng malaking permisyon ang nagawa niya sa buhay ko, kaya oras na para pagbayaran niya ito. Ibinabanan ni Enzo ang tawag at gumising na nakatingin sa larawan ni Sandra na nakalagay sa mesa niya. Finally, nalaman ko rin kung sino ka at pangakong hindi ka na makakawala pa sa akin. Parang baliw si Enzo na nakangiti habang nakatingin sa mukha ng dalaga na nasa mesa niya. Talaga mama? Nagtatatalon sa tuwa si Dylan nang sabihin ng kanyang ina ang paggala nila sa mall. Sakto kasi na walang pasok ang anak at day off niya sa trabaho, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon para makabanding ang anak niya. Magbihis ka na rin yaya, para may kasama kami ni Dylan. Nakangiting sabi ni Sandra. Bilis na yaya, para makaalis na tayo.
Natatawa na lang si Sandra na nakatingin sa anak niyang sobrang excited nang lumabas. Matapos makapagbihis ng yaya ni Dylan, ay siya ring labas nila ni Sandra. Nakasuot lang ng simpleng dress si Sandra, pero ang dating niya ay parang isang mayaman. Maliban kasi sa maganda si Sandra, maputi rin ito na talaga namang bumagay sa kanya. Mama, let's go! Hinila na ni Dylan ang ina, kaya napasunod na lang si Sandra. Baby, careful! Baka madapa ka! Saway ni Sandra sa anak niya. Ma'am, ako na lang pong hahawa kay Dylan. Presenta ng yaya ni Dylan kaya ibinigay ito ni Sandra. Malaki na kasi si Dylan at alam niyang mas mataas pa ito sa kanya paglaki nito. Naiwan na si Sandra ng dalawa dahil panay ang hila ni Dylan sa yaya niya. First time ni Sandra na gumala sa mall na kasamang anak niya. Noon kasi ay palagi lang sa park ang punta nila. Kaya siguro ganoon na lang ang galak ng anak nang malaman na gagala sila sa mall. Thank you sir. Pwede po kayong bumalik dito pag may time po kayo. Nangingiting ani ng manager sa isang mall. Halatang nagpapa-cute kay Enzo. Thank you, Miss Rosales. You're welcome, sir. Umalis na si Enzo sa opisina ng manager at naglakad ng palabas. Pero bigla siyang natigilan nang may nahagip ang mata niya na parang kilala niya. Mabilis na hinabol niyang babae at nang makalapit ay mabilis na pinigilan niya ito sa kamay. Finally, I meet you again, Miss Salazar. Sabay hila ni Enzo sa dalaga. Pero ganun na lang ang pagkadismayan niya nang hindi ito ang hinahanap niya. Yes, sir? Tanong ng babae kay Enzo. Oh, I'm sorry. Akala ko yung kakilala ko. Sorry again. Binitawan ni Enzo ang babae at napailing na lang siya na naglakad palabas ng mall. Habang nasa loob ng kotse ay tumunog ang cellphone niya. Hudyat na may nag-text sa kanya at nang buksan niya ito ay unang bumungad sa kanya ang larawan ng isang babae na parang may tinatawag at ang pangalawa ay may kasama itong bata at isa pang babae. Nang matitigan ni Enzo ang suot ng babae at ang babae na hinabol niya doon sa mall ay bigla na lang kumabog ang dibdib ni Enzo. Mabilis na lumabas siya ng kotse at bumalik siya sa loob ng mall. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng private investigator niya. Yes, sir. Kaagad na sagot ng lalaki. Who's that child? Bungad niya sa private investigator. Anak ang tawag niya sa bata, sir. At mama naman ang tawag ng bata dun sa babae. Okay, thank you. Ibinaba ni Enzo ang tawag at nagpalingalinga. Baka sakaling makita niyang hinahanap niya. Mama, ito po yung gusto ko. Gusto ko rin po ito, mama. Tinignan ni Sandra ang gusto ng anak niya dahil gusto niya itong bilhan pero nang makita niya ang presyo ay kaagad na napaismid si Sandra. Ang mahal naman ito anak, wala ba talagang barato dito? Hindi naman sa ayaw niya sa gusto ng anak niya pero ang mahal lang talaga kasi. Baby, pwede sa next nating labas na lang natin ito bilhin? Nag-aalangan na sabi ni Sandra sa anak niya. Nakayuko si Dylan habang gusto niyang maiyak dahil hindi mabili ang gusto niya. I'll pay for this. Kaagad na kinuha ni Enzo ang gusto ng bata habang si Sandra ay hindi naman nakagalaw nang makita ang dating boss. Sir Enzo. Mahina pero sakto lang na marinig ni Enzo ang pagtawag ni Sandra sa kanya ng sir. Para kang nakakita ng multo, Miss Salazar. Nakangising sabi ni Enzo. Hello, little boy. Baling ni Enzo sa bata na ngayon ay nakatingala na sa kanya. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata at minitian ito. Hello po, kilala mo po ba ako? Cute na tanong ng bata. No, may I know your name? Malambing na tanong ni Enzo sa bata. Parang may kung ano sa dibdib ni Enzo na hindi niya mawari kung ano. Nang matitigan ang mukha ng bata. I'm Dylan po, sir. Nice name. It suits you. Nakangiting sabi niya sa bata. Salamat po. Okay, ako na magbabayad nitong gusto mo ha. Sir, no. Ako na po, may pera naman po ako eh. Saka nakakahiya naman po sa inyo. Hindi alam ni Sandra kung bakit bigla na lang siyang kinabahan habang kasama nila si Enzo. Really? Akala ko ba wala kang pera? Nakangisi pa rin sabi ni Enzo. Ako nang magbabayad nito. And that's final. Let's go, little boy.
Kinarga ni Enzo ang bata habang nakasunod naman si Sandra at ang yaya ni Dylan. Ma'am, sino hubang lalaking yon? Bakit po sila magkamukha ni Dylan? Curious na tanong ng yaya ni Dylan. Yaya, hindi sila magkamukha, okay? Malayo ang mukha nila sa isa't isa. Nagkibit-balikat lang ang yaya na sumunod kay Sandra papunta sa counter kung saan nandoon si Enzo at Dylan. Sobrang tuwang nararamdaman ng bata nang mabili ang gusto niyang laruan. Can I talk to you for a minute? Mahinahon na tanong ni Enzo sa dating sekretarya niya. Tungkol saan po, sir? Kinakabahan na sabi ni Sandra. Dinala niya sa labas ng bahay ang dating boss at doon ito kinausap. Nakauwi na kasi sila at si Enzo ang naghatid sa kanila. Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang dahilan kung bakit ka umalis sa kumpanya noon. Agad natigilan si Sandra sa itinanong ng amo, pero pinakakalma niya kaagad ang sarili para hindi siya mahalata nito. Sir, alam niyo na ho ang dahilan ko noon at hindi ko na uulitin pang sabihin yon. Really? Talaga bang wala kang sasabihin sa akin? Nakangiting sabi ni Enzo. Ano naman ho bang sasabihin ko, sir? Hindi ko ugali ang magkwento ng buhay ko sa ibang tao. Okay, iba na lang ang pag-usapan natin. Sinong ama ni Dylan? Pwede ko bang malaman? Mas lalo pang natigilan si Sandra sa tanong na yon. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin, sir? May kabang sabi ni Sandra. You know what I mean, Miss Salazar? May tinatago ka ba sa akin? Seryosong sabi ng lalaki sa dalaga. No, sir. Wala akong tinatago sa'yo. Seryoso ring sabi ni Sandra. Good. Alam mo bang matagal na kaming hiwalay ni Stephanie nang dahil sa isang babae? Agad natigilan si Sandra sa narinig, pero hindi niya pinahahalata. Bakit niyo ito sinasabi sa akin? Dahil ikaw ang babaeng yun. Diretsyong sagot ni Enzo kay Sandra. Kinabog ng matinding kaba ang dibdib ni Sandra nang marinig ang sinabi ni Enzo. Ano hong ibig niyong sabihin, sir? Anong ako? Anong kinalaman ko sa hiwalayan yun ni Ma'am Stephanie? Wala akong ginawa na makakasira sa relasyon niyong dalawa. Wala nga ba, Miss Salazar? Alam mo bang 5 taon na kitang hinahanap dahil alam ko na ikaw ang babaeng nakasama ko sa kama nung gabing naglasing ako sa isang bar. Kaagad na sabi ni Enzo. Para namang may tumatakbong kabayo sa dibdib ni Sandra dahil sa sinabi ng binata. Eh hindi po yan totoo, sir. Paano naman ako napunta sa bar na yon? Nauutal na sabi ni Sandra. Huwag ka nang mag-deny dahil nagsalita ng lalaking tumulong sa'yo para makakuha ng taxi. Now tell me the truth, Miss Salazar. Dylan is my son, right? Mas lalong nanigas si Sandra sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam na yun ang sasabihin ni Enzo. No, sir. Dylan is not your son. Anak namin siya nung namatay kong boyfriend at hindi kita naging boyfriend. Matigas na tanggi ni Sandra. Hindi niya alam kung paano nasabi ni Enzo na anak niya si Dylan. Natatakot na siya. Gusto niyang magpanik pero parang may pumipigil sa kanya. Really? Then, let's see kung mapatunayan kung ako ang ama ni Dylan. Sisiguraduhin kung makukuha ko siya. May pagbabanta sa boses ni Enzo. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Miss Salazar, para makuha ang anak ko. Kung kinakailangan na umabot tayo sa korte, gagawin ko makuha ko lang ang kustodiya ng anak ko. Matagal mo siyang itinago sa akin, kaya sigurado akong akong papanigan ng batas. Siguradong sigurado si Enzo na anak niya talaga si Dylan, kaya gagawin niyang lahat, mapaamin lang niya ang dalaga. Babalik ako rito para dalawin siya at ikaw. Pinasadahan pa niya ng tingin ang inosenteng mukha ng dalaga. Pati ang katawan nito na anito'y isang model dahil wala pa rin itong pinagbago. Kahit na may anak na ay sexy pa rin si Sandra dahil maalaga ito sa katawan niya. I have to go. Babalik ako bukas at pag-isipan mo kung aamin ka ba sa akin o hindi. Mabilis na humalik si Enzo sa labi ng babae na siyang dahilan kung bakit hindi ito nakakibo. Your lips is like a candy. I wanna try it again. Bye, darling. Bulong ng binata sa tenga ng dalaga. Nakangiting umalis si Enzo sa bahay ni na Sandra. Hindi na siya nagpaalam pa sa bata dahil tulog na ito. My goodness! Saan ka ba nang galing at kanina pa akong naghihintag sa iyo sa opisina mo? Umuwi na lang ako eh, wala ka pa rin. At hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Bulyaw na naman ni Madonna sa anak niya.
There's only one important thing to do, Mom. Gaano ba yan ka-importante at iniwan mo pa talagang trabaho mo para lang dyan? Mom, please. Ano bang pag-uusapan natin at pinuntahan mo pa ako sa opisina? Nabalitaan kong bumalik na si Stephanie galing sa ibang bansa at gusto kong kausapin mo siya. Humingi ka ng tawad sa kanya at ituloy mo ng kasal ninyong dalawa. Utos ng ina niya sa kanya. I'm sorry, Mom, pero hindi na ako makikipagbalikan pa kay Stephanie. Lalo na ngayon at nakita ko na ang gusto kong maging pamilya. Kung hindi man lang din si Stephanie ang magiging asawa mo, huwag ka nang umasa na tatanggapin ko ang magiging asawa mo. Dahil wala akong ibang gusto kung hindi si Stephanie lang. Matigas na sabi ni Madonna sa anak niya. Napabuntong hininga na lang si Enzo sa ugali ng ina. Hindi pa rin naman nagtagal si Madonna. Umalis din kaagad ito dahil may lakad pa raw ito. Sinadya lang talaga nito ang anak para sabihin na bumalik na ng Pilipinas si Stephanie. Pero wala nang interes si Enzo sa dalaga. Ano, Day? Diyos me, yun naman. Paano na ngayon yan? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Ano bang gagawin ko, Day? Dapat ko bang aminin sa kanya na anak nga niya si Dylan? Pero paano kung kukunin niya sa akin ang anak ko? Paano kung ilayo niya sa akin si Dylan? Ano nang gagawin ko? Masisiraan siguro ako ng bait dahil pag nangyari yun. Problemadong sabi ni Sandra sa kaibigan. Eh anong plano mo ngayon? Tandaan mo, pinagbantaan ka niya kaya kung hindi mo sasabihin sa kanyang totoo, siguradong ilalayo niya sa iyo si Dylan pag napatunayan niyang anak nga niya ito. Sabi rin ng kaibigan ni Sandra. Matagal bago natapos ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa nagpaalam na si Melanie. Kinabukasan, maagang gumising si Sandra para ipagluto ang anak. May klase na kasi ito at ipinaghanda niya ito ng makakain at baon sa pagpunta sa school. Mama, kailan po kaya babalik si Tito Enzo? Sabi niyo kasi bibilihan niya raw ako ng maraming toys. Baka sa boses ng anak, ang saya. Baby, ayokong humihingi ka ng kahit na ano sa tito mo ah. Tandaan mo, hindi naman natin siya kaano-ano. Kaya kung pwede, huwag kang manghihingi sa kanya. Pwede ba yon? Pakiusap ni Sandra sa anak niya habang sinusubuan ito. Mama! Hmm? May papa po ba ako? Kasi yung mga kaklase ko may mga papa at mama po sila. Sabi nga po nung isa kong kaklase, ay anak daw akong kawayan kasi wala akong papa. Malungkot na sabi ng bata. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Sandra nang makita ang lungkot sa mukha ng anak niya. Kaagad niya itong niyakap at hinagkan sa ulo. Dahil sa ginawa niya, ay napangiti ang anak niya. Gustong-gusto ni Dylan na nilalambing siya ng kanyang ina. Kaya ito ang paraan ni Sandra para hindi na magtanong pa ang kanyang anak. Yaya, si Dylan ah, huwag mo siyang patutuyuan ng pawis sa katawan. Alam mo naman, allergic siya sa pawis. Opo, Ma'am Sandra. Papara na sana ng taxi si Sandra nang may humintong Mercedes-Benz sa tapat nila at mula sa loob ay lumabas si Enzo. Tito! Kaagad na tawag ni Dylan sa binata. Hey, good morning. How are you? Sabay buhat niya sa bata. I'm good, Tito. I'm going to school na. Oh, really? Yes po. Oh, ako na maghahatid sa inyo. Nakangiting ani ng binata. No, hindi na, sir. Magta-taxi naman po sila. No, I insist. Let's go, little boy. Walang nagawa si Sandra kung hindi ang pasunurin na lang ang yaya ni Dylan. Hindi kasi siya makakasama dahil may pasok na siya. Habang nasa kotse, Tito, do you know po ba kung sinong daddy ko? Malumanay na tanong ng bata kay Enzo. Nasa front seat ang yaya nito habang sila ay nasa back seat. Alam ni Enzo na anak niya si Dylan. Sigurado siya sa sarili niyang anak niya ang batang kasama. Ang hinihintay lang niya ay ang DNA test na pinapasikaso niya sa kanyang private investigator. Hindi alam ni Sandra na lihim na kumuha ng isang hibla ng buhok ni Dylan, si Enzo, para ipa-DNA test. I know who's your father, pero ang mami mo ang dapat na magsasabi sa iyo kung sino siya. Kung gusto mo, ako na lang munang tawagin mong daddy. Nakangiting ani ni Enzo sa bata. Talaga po, okay lang po sa inyo? Of course, basta ikaw. Why not? Nakangiting sabi ni Enzo. Yehey! May papa na ako! Nakangiting yumakap si Dylan kay Enzo. Hindi alam ni Enzo kung bakit ganoon ang nararamdaman niya.
Sobrang gaan ang pakiramdam niya at parang may humahaplos sa puso niya nang makitang masaya ang batang kasama. Matapos ihatid ang bata, ay nagpaalam kaagad siya na aalis na. Naghihintay na kasi ang private investigator niya sa kanya. Sir, eto na po ang result ng pinapagawa mo sa akin. Kinuha ni Enzo ang brown envelope at tiningnan ang laman nun. Halos hindi humihinga si Enzo nang makitang 99.99% ang resulta ng DNA test nila ni Dylan. Thank you again. Ipapadala ko nila ang bayad sa account mo. Thank you, sir. Nagpaalam na ang private investigator ni Enzo habang siya ay hindi pa rin umaalis sa restaurant kung saan sila nakita ng private investigator niya. Hindi mawala-wala sa hawak niyang papel ang mata ni Enzo. Hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala na anak niya talaga si Dylan. Una pa lang niyang tingin sa bata ay duda na siya, lalo na at magkamukha sila nung maliit pa siya. Kaya naman nung nakasama niya ito sa mall ay palihim siyang kumuha ng hibla sa buhok nito at binigay sa private investigator niya para ipa-DNA test. Isang linggo pang lumipas, hindi pa nagpakita ulit si Enzo kay Sandra, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. Ano, hindi pa rin ba siya bumabalik? Tanong ni Melanie sa kaibigan habang kausap ito. Kababalik lang nito sa Maynila at sa kaibigan niya na mismo siya dumiretso. Mabuti na rin yung ganun. Siguro sumuko na siya, Day. Makakahinga na rin ako nito ng maluwag. Mahinahon na sabi ni Sandra. Huwag kang magpakampante, Day. Alam natin kung gaano katalino ang boss mo. Hindi naman siya magiging mahusay na businessman kung kulang siya sa talino, di ba? Saka malay mo, may ginagawa pala siyang iba. Tila na nanakot na sabi ni Melanie. Ano ba yan, Day? Kinakabahan na nga ako dito eh, nakuha mo pang magbiro. Nakapout na sabi ni Sandra. Oo na, joke lang yun. Ano ka ba? Hindi kita tinatakot, no? Posible lang kasi. Baka sakali lang naman. O siya, kalimutan na natin yon. Ang gagawin natin ngayon ay kung anong uulamin natin mamaya. Nakangising sabi ni Melanie. Alam na alam kong ngisi na yan, ngayon pa lang ay talo na ako. Natatawang sabi ni Sandra na sinabayan naman ang tawa ni Melanie. Masayang pumasok ang magkaibigan sa loob ng bahay at kaagad sinalubong naman sila ni Dylan. Tita Ninang, look oh, mag-drawing ako ng family picture. Magiliw na sabi ni Dylan kay Melanie. Oh baby, ang galing mo talaga. Pero teka, sino naman tong kasama ng mami mo ditong lalaki? I'm sure na hindi babae yan. Natatawang sabi ni Melanie. Of course, Ninang, dahil ito ako at ito si mami at ito namang nasa gilid ko ay siya po ang daddy ko. Biglang lumungkot ang boses ni Dylan habang si Sandra naman ay nagkatinginan lang sila ni Melanie. Gusto mo ba, baby, magluto tayo ng cookies? Kaagad na napaangat ang tingin si Dylan sa ninang niya habang nagniningning ang mga mata nito. Talaga po, Nina, magluluto po tayo? Of course, baby. Kaya sige na, ipaligpit na muna natin kay Yaya yung mga gamit mo. Sige po, Tita Ninang. Bumalik na si Dylan sa mesa niya at ibinigay sa Yaya niya ang gamit niyang pang-drawing. Maraming salamat, Daya. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Hindi na ako nakakapag-isip ng maayos. Alam mo, kung ako sa'yo, sabihin mo na lang kay Enzo ang totoo. Tutal naman, gusto niya rin namang maging anak si Dylan, di ba? Saka hello, totoo niyang anak ang anak mo. Kaya huwag ka na mag-alinlangan pa. Isipin mong anak mo, Day. Nag-umpisa na siyang maghanap ng ama niya. Alangan namang basta ka nalang magturo ng tao para maging ama ni Dylan. May karapatan rin naman si Enzo sa anak mo. Kaya mag-desisyon ka na para sa kapakanan ng anak mo. Gusto lang naman niyang makilala ang ama niya, Day. Hindi naman niya sinabing gusto niya magpakasal kayo ng ama niya. Ang malungkot na mukha ni Sandra ay biglang napalitan ng ngiti nang umandar na naman ang kabaliwan ng kaibigan niya. O ayan, ngumiti ka na rin. Huwag ka mag-alala, Day. Andito lang ako. Tutulungan kita para hindi kunin ni Enzo ang anak mo sa kanya. Tumango si Sandra at sabay na silang pumunta ng kusina para gumawa ng merienda nila. Nasa kalagitnaan sila ng pagluluto nang biglang, Tito Enzo! Tumakbo si Dylan papunta sa pinto kung nasa saan si Enzo. Kaagad namang binuhat ni Enzo ang anak at hinalikan ito sa noo at ulo. How are you? I really miss you, my baby.
Malambing na sabi ni Enzo. Really? Namiss mo po ako? Masayang sabi ng bata. Yes, sweetheart. Nakangiting tumango si Enzo dito. Thank you po, tito. You're welcome, sweetheart. Si Sandra at Melanie ay nagkatitigan na hindi alam ni Sandra pero bigla na lang siyang kinabahan ng malakas. Sa paraan kasi ng pagtingin Enzo sa kanya ay para siya nitong hinuhukay. Baby, can I talk to your mother? May pag-uusapan lang kami. Sige po. Bumaba si Dylan sa pagkakabuhat ni Enzo sa kanya habang si Melanie naman ay umalis din sa kusina para makapag-usap muna ng dalawa. Hanggang kailan mo itatago sa akin ang totoo? Seryoso at batid sa boses ni Enzo, ang lamig. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Sandra. Oh please, Miss Salazar, stop pretending in front of me. Alam natin pareho ang ibig kong sabihin. I know the truth. Dylan is my son. Hindi nakagalaw si Sandra sa kinatatayuan niya at unti-unti nang nagsipatakan ang luha niya. Sir, nagsisimula nang maghina si Sandra, kaya mabilis siyang kumapit sa upuan at doon umupo. Si Enzo na nakatingin kay Sandra ay pilit nilalabanan ng awa na nararamdaman sa dalaga. Hindi siya pwedeng maawa rito hanggang sa hindi aminin ni Sandra sa kanya. Oo, anak mo si Dylan, pero hindi ko naman sinasadya na itago sa iyong anak mo. Natakot lang ako na baka hindi mo tanggapin ang anak mo. Kung malalaman mong totoo, baka kasi sabihin mong nahihibang na ako sa'yo. Kaya ako lumayo kasamang anak ko. Mahabang sabi ni Sandra. Stupid. Mahinang mura ni Enzo. Siya rin bang dahilan kung bakit ka umalis sa kumpanya? Mahinang tumango si Sandra. Napakuyom ang kamao ni Enzo. 3 buwan ng tiyan ko nang magpaalam akong uuwi sa amin. Idinahilan ko lang si Papa para hindi ka maghinala. Damn it! Mura ni Enzo. Ngayong alam ko na ang totoo, kukunin ko ng anak ko. Tumayo na si Enzo sa upuan at akma nang aalis nang pigilan siya ni Sandra. Sir, please, hindi niyo naman po pwedeng ilayo sa akin ang anak ko, please. Mamamatay siguro ako pag kinuha niyo sa akin. Umiiyak na ani ni Sandra. Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin? Gagawin kong lahat ng gusto mo basta wag mo lang ilayo sa akin si Dylan. Nagmamakaawang sabi ni Sandra. Really? Lahat ay gagawin mo? Nagahamong tanong ni Enzo. Lahat po sir gagawin ko. Basta manatili lang po sa akin ang anak ko. Umiiyak pa rin ang dalaga. Okay, hindi ko ilalayo sa iyong anak mo. Basta magpakasal ka sa akin. Kaagad na napatigil sa pag-ingo si Sandra nang marinig ang sinabi ng binata. Sir, imposible naman ho yung sinasabi mo. Wala tayong relasyon para magpakasal. Para sa akin ang simbahan ay banal. At kung papasok man ako sa simbahan para magpakasal, yung gusto ko at mahal ko ang pakakasalan ko. Seryosong sabi ni Sandra sa lalaki. Then, love me. Seryosong sabi ni Enzo. Napatawa na lang si Sandra sa tinura ng binata. Hindi ho ganun kadali ang hinihingi mo, sir. Tutul ni Sandra sa gusto ng dating boss. Natututunan ang pagmamahal, Miss Salazar. Pero hindi natuturuan ng puso, sir. Kaya iba na lang ang hingin mong pabor sa akin. Huwag lang pakasalan ka. Wala kang choice kundi ang sundin ang gusto ko. Yan ang kondisyon para manatili sa iyong anak natin. Babalik ako rito bukas. At gusto kong sa pagbalik ko ay nakapag-desisyon ka na. Bye, darling. Tulad ng unang ginawa ni Enzo, ay hindi muling nakagalaw si Sandra nang muling maglapat ang labi nilang dalawa. Smack lang yon pero nagbigay ito ng malaking impact sa kanya. Wisit, bakit ba ako natutulala pag humahalik ang lalaking yon? Kahit smack lang yon pero napahawak pa si Sandra sa bibig niya. Ano nang desisyon mo ngayon? Alam natin na hindi niyo kagustuhan ang nangyari sa inyo. Pero anak niyo ang pinag-uusapan dito. Kung gusto mong maging masayang anak mo, magpakasal ka sa kanya. Pero kung kaya mo namang makita na nasasaktan ng anak mo, desisyonan mo na yan. Ang sa akin lang, gusto rin ni Dylan na makasama ang kanyang ama.
Napabuntong hininga ng malalim si Sandra. Hindi lang kasi yan ang iniisip ko, Day. Iniisip ko rin kung matatanggap ba si Dila ng pamilya ni Sir Enzo. Alam natin na si Ma'am Stephanie ang gusto nila. Paano na lang pag nalaman nila ang gustong pakasalan ng anak nila ay isang hamak lang. Ayokong maulit pa yung nangyari sa akin dati, Day, na hindi ako natanggap at ikinahihiya ako sa pamilya ng lalaking mahal ko. Mahinang ani ni Sandra. Huwag mo nang isipin yon. Baka iba naman ang pamilya ni Enzo, lalo pat may anak na kayo. Hindi ko alam, Day. Mas gusto ko, ako na lang ang insultuhin at maliitin nila. Basta wag lang nilang sasaktan at iinsultuhin ang anak ko. Seryosong sabi ni Sandra. May phobia na kasi ang dalaga sa dating mayaman nitong boyfriend. Kaya mula noon ay hindi na siya nag-boyfriend pang muli. Kinabukasan ay hindi na muna pumasok si Sandra sa trabaho niya. Nagpaalam naman siya sa kanyang boss na may importante siyang lakad. Mabait ang boss niya kaya kaagad na pinayagan siya nito. Mugto ang mga mata mo, ah. Huwag mo sabihin magdamag kang umiyak. Sita ni Melanie sa kaibigan niya. Huwag mo na lang akong pansinin, Day. Okay lang naman ako. Hindi ko lang kasi talaga mapigilan na maiyak kapag naiisip ka na malalayo na sa akin ang anak ko. Malungkot na nakatingin lang si Melanie sa kaibigan niya na namamaga ang mata sa kaiiyak. Good morning, Mommy! Masiglang bati ni Dylan sa kanyang ina. Umiiyak po ba kayo? Tanong nito nang mapansin ang pamamaga ng mata niya. Hindi napigilan ni Sandra na tumulo ulit ang luha habang nakatingin sa kanyang anak. Sobrang sakit sa kanya na mawala si Dylan na inalagaan niya mula nang ipinagbubuntis niya hanggang sa naglimang taon ito sa kamay niya. Wala, baby. Huwag mong pansinin si Mommy. Hmm? Naiyakap ng mahigpit ni Sandra ang anak na parang ayaw na niya itong bitiwan. Mama, I can't breathe po. Kaagad naman na napabitaw si Sandra ng yakap sa anak at humingi ng sorry dito. It's okay, Mama. Huwag na po kayong umiyak. Naiiyak din po kasi ako eh. Mabilis na pinahid ni Sandra ang luha ng anak niya at binuhat na ito. Kain na tayo. Nakaluto na si Mami. Niluto kong paborito mo, anak. Nakangiti niyang sabi sa anak niya. Talaga po? Yehey! Thank you, Mama! Masayang sabi ng bata. Nang makarating sila sa kusina, ay pinaupo na ni Sandra ang anak niya sa upuan. Nilagyan niya lang ng pagkain at ulam ang plato nito at ito na ang sumubo sa sarili niya. Saktong pagkatapos nila ay dumating si Enzo, kasama ang isang lalaki na may dalang attache case. Maupo kayo. Yaya, dalhin mo muna si Dylan sa labas. O sige po, Ma'am. Tayo na, baby. Labas muna tayo. Mabilis naman na sumama si Dylan sa yaya niya. Sino siya? Kaagad na tanong ni Sandra nang makaupo na sila. Si Attorney Velasco. Abogado ko siya. Ang testigo kung ano man ang mapag-uusapan natin ngayon. Isang tanong lang itatanong ko sa'yo, Miss Salazar. Are you willing to marry me or not? One answer is enough for me. Seryosong sabi ni Enzo. Matagal bago sumagot si Sandra. Papayag na ako. Mahinahon niyang sabi sa lalaki. Ayaw man niyang makasal kay Enzo ay wala siyang choice. Ito ang tanging alam niyang paraan para makasama niyang anak niya. Sinawalang bahala na lang niyang sasabihin ng magulang at ng kamag-anak ni Enzo. Ang importante sa kanya ay ang makasama si Dylan. And now, I pronounce you husband and wife. You can now kiss the bride. Nagpalakpakan ang mga testigo sa loob ng opisina ng judge kung saan nagpakasalang dalawa. Matapos pumayag ni Sandra sa gusto ni Enzo ay kaagad na dinala niya ito sa isang judge kung saan ay ninong niya pala ito. Nakahanda na pala ang lahat at si Sandra na lang ang kulang. Hindi akalain ni Sandra na ganoon kadaling matanggap ni Dylan ng ama. Sobrang sayang nararamdaman nito nang sabihin niyang si Enzo ang ama nito. You're mine now, and you can escape me again, my wife. Mahinang sabi ni Enzo bago siniil ng halik sa labi ang asawa. Tinakpan ni Melanie sa kamay niya ang mata ni Dylan, pero hinawi ito ng bata. Go, Papa! Pag-cheer nito sa ama, natawa naman ang mga nandoon na tumistigo. Thank you! Bulong ni Enzo sa asawa bago niya ito pinakawalan. Congratulations, Day! Kasal ka nang talaga!
Sigurado akong pag nalaman to ng mami mo ay magagalit yun sa akin. Pero ano bang magagawa ko? Ginampanan ko lang ang trabaho ko. Congratulations again, iho. Thank you, Ninong. Nagpaalam na si Enzo sa judge at umalis na sila. Sakay sa isang luxury car ay binaybay nilang highway papunta sa Quezon City, kung saan nando doon ang malaki at malapalasyong bahay ni Enzo na bago pa lang natapos. Kahit ang ina niya ay walang alam sa pinagawa niyang bagong bahay. Mula nang ipahanap ni Enzo si Sandra, ay naisipan na niyang magpatayo ng bahay para sa kanila. May mansyon naman na sila pero mas gusto niyang tumira sa ibang bahay, lalo pat may anak na sila ni Sandra. Papa, dito na po ba tayo titira? Ang laki po ng bahay natin! Manghang sabi ni Delan. Yes, sweetheart, dito na tayo titira. Nakangiting tugon ni Enzo sa anak niya. Si Yaya, sabi ko sa iyo eh. Tila nagyayabang pang bata sa yaya niya. Iyahatid ko na muna si Dylan sa kwarto niya. Tumango lang si Sandra sa lalaki. Binuhat ni Enzo ang anak paakyat sa taas, habang si Sandra ay tahimik na naiwan sa sala. Inilibot niyang paningin niya sa buong sala at humanga siya sa ganda ng mga nakasabit ng mga nagagandahang painting. Pero nang madako ang mata niya sa isang painting na nasa center, ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tanging iyon lang naiiba sa ibang painting na nando doon. Pinagawa ko yan nang malaman ko na ikaw palang babaeng matagal ko nang pinapahanap. Hindi nakagalaw si Sandra nang biglang may nakayakap sa kanya sa likuran. Naiiling at nahihiya siya rito dahil pinilit siya nitong pakasalan nito. Naiisip pa rin niya na amo niya ito dati, kaya ganoon ang reaksyon niya. Pinaharap ni Enzo ang asawa sa kanya, kasabay ng pagsalubong ng labi niya sa labi ng asawa. Hindi na pumalagpas si Sandra nang hapitin siya ng asawa at ginawaran ng isang halik sa labi. Wala na rin naman siyang magawa dahil kasal na siya rito. Naglakbay ang kamay ni Enzo sa katawan ng asawa pero agad siyang pinigilan ni Sandra. Sir, sandali. Mahinang inilayo ni Sandra ang katawan sa katawan ng asawa at nahihiya siyang tumingin dito. Sorry ho, magluluto lang ho ako. Nahihiyang sabi niya rito. Okay, kumpleto ang gamit sa kusina kaya pwede kang magluto kahit anong gusto mong lutuin. Nakangising sabi ni Enzo habang kita ang namumulang mukha ng asawa. Cute. Mahina niyang sabi. Hindi na lumingon pa si Sandra sa kanya. Lalo pa siyang napangiti sa reaksyon nito. Gosh, nakakahiya. Bakit ba kasi hindi ako pumalag? Reklamo niya sa sarili habang hawak ang mukha. Eh bakit ka naman papalagi asawa mo na yun, Aber? Sabat ng kabilang bahagi ng isip ni Sandra. Mas lalo pang nag-init ang mukha niya nang maisip ang matamis na halik nito. Shucks! Mahina niyang mura habang naiisip ang ganap nila sa sala. What? Oh come on, Leandro. Wala ka man lang sinabi sa akin na yan palang pinagagawa ng anak ko. Galit na sabi ni Madonna sa kaibigan. Kaibigan niya kasi ang judge na nagkasal kay Enzo at Sandra. Ano ka ba naman, Madonna? Huwag mo kasing ipilit ang anak mo sa babaeng hindi na niya gusto. Isa pa, hindi ka ba naawa sa apo mo? Ang swerte mo nga't may apo ka na. Samantalang ako, wala. Dahil hindi pwedeng magkaanak ang anak ko. Dahil sa sinabi ni Leandro ay napatingin ang diretso sa kanya si Madonna. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Madonna sa kaibigan. Ibig sabihin, pati ang pagkakaroon niya ng anak sa asawa niya ngayon ay hindi mo alam. See? Itinago ni Enzo sa iyong anak niya. Dahil alam niyang tututol ka sa mga magiging desisyon niya. Pabayaan mo na kasi siya para maging masaya naman ang anak mo. Nakauwi na sa mansyon nila si Madonna. Pero ang isip niya ay nando doon pa rin sa sinabi ni Leandro. Hindi niya alam kung ano bang dapat niyang gawin. Gusto niyang tanungin si Enzo tungkol sa kanyang nalaman. Pero wala siyang lakas ng loob para magtanong kung totoo ba ang sinasabi ni Leandro sa kanya. Lumipas ang mga araw. Mula nang makasal si Enzo at Sandra, ay doon na namalagi si Enzo sa bahay nila. Ang trabaho niya sa opisina ay doon na rin niya dinala. Magkape ka na muna. Kanina ka pa nakaharap dyan sa laptop mo. Nilapag ni Sandra ang dala niyang kape sa mesa ni Enzo at akma na sanang aalis nang magsalita si Enzo. Can you stay here for a minute?
Mahinang sabi ni Enzo habang nasa laptop ang tingin niya. Please? Batid ni Sandra sa boses nito ang pagod sa maghapong nakaupo sa upuan. Kahit nasa bahay lang ito ay hindi nawawala ang pagiging businessman nito. Nang makaupo na si Sandra ay kaagad na humiga si Enzo sa lap niya. Agad natigilan siya sa ginawa ng asawa. Kahit naman kasi nasa iisang bahay na sila, magkaiba pa rin ang kwarto nilang dalawa. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas sa bibig niya. Nakatitig lang siya sa gwapong mukha ng asawa at bumalik na naman ang alaala niya nang nasa isang hotel sila. I love you. Mahina, pero sakto lang na marinig ni Sandra ang sinabi ng asawa. Habang nakapikit ito, hindi nakapagsalita si Sandra sa sinabi ng asawa niya. Napatitig siya sa gwapong mukha nito at mahina niya itong hinaplos. Sinabi ko noon sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pa ulit, lalo na sa katulad mong mayaman. Pero hindi ko na napigilan pang sarili ko na mahalin ka rin. Katulad mo, mahal na rin kita. Nakangiting sabi ni Sandra, kasabay ng pagbukas ng mga mata ni Enzo, ang paglapat ng labi ni Sandra sa labi nito. I love you. Malambing na sabi ni Sandra. Matapos halikan ay napayakap na lang ng mahigpit si Enzo sa bewang ng asawa na parang ayaw na niya itong bitawan. Alam mo bang noon pa kita gusto? Napakurap ang mga mata ni Sandra dahil sa sinabi ng asawa niya. Yes, noon pa kitang mahal. Kaya unti-unti nang nawawalang pagmamahal ko kay Stephanie dahil sa'yo noon. Pero kung totoong mahal mo ako noon, bakit ka naman pumayag na umalis ako? Hmm? Dahil lang akala ko, okay lang ako, kahit na wala ka. Pero alam mo bang pinagsisihan ko kung bakit ako pumayag na umalis ka? At ngayon nandito ka na, at may kasama pang malaking biyaya. Pinapangako kong hindi mo pagsisisihan kung bakit mo ako pinakasalan. Mamahalin at aalagaan ko kayo ng anak natin. Maraming salamat. Ngayon ko napatunayan na hindi pala lahat ng mayayaman ay basurang tingin sa aming mga mahihirap. Shhh! Huwag mo nang isipin yan. Ang importante ay tayo at ang anak natin. Tumango ng mahina si Sandra at hinaplos-saplos ulit ang ulo ng asawa. Sa loob ng isang buwan na pagsasama nila Sandra at Enzo, ay masasabi niyang napakaswerte niya sa asawa niya dahil maalaga at mapagmahal ito. Yaya, anong nangyari? Bakit dala mo yung mga damit ko? Nagtatakang tanong ni Sandra sa yaya ng anak niya. Ay ma'am, si Sir Enzo pong nag-utos na dalihin daw sa kwarto niya ang lahat ng damit mo dahil doon ka na raw matutulog. Nakangiting sabi ng yaya. Ano? Nang hindi nagpapaalam sa akin? Ang mokong na yun talaga. Asan ba siya? Nasa sala po at nanonood po sila ni Dylan ng movies. Salamat yaya, maiwan na muna kita. Bumaba na ng hagdan si Sandra at pinuntahan ng kanyang mag-ama. Papunta na sana siya sa kinaroroonan ng mga ito nang may kumatok sa pinto. Kaya wala sa sariling pumunta siya roon para pagbuksan kung sinong nasa labas. Ano po ang... Nabitin sa Eri ang sasabihin sana ni Sandra nang makita kung sinong nasa labas ng pinto. Miss Salazar, don't tell me na... Love, sino yan? Tanong ni Enzo nang makita kung sino ang nasa labas ay hindi agad nakapagsalita si Enzo. Mom! Papa, bilis na po! Mabilis na dumako ang tingin ni Madonna sa batang kararating lang. Hindi siya makapaniwalang totoo ang sinabi ni Leandro sa kanya. So totoo pala na may anak ka na? Mabilis na nagtago si Dylan sa likod ng kanyang ama. Kaagad namang napansin Enzo ang takot ng anak niya kaya binuhat niya si Dylan at pinaharap sa kanyang ina. Yes ma'am, baby, say hi to your grandma. Utos ni Enzo sa anak niya. Hello grandma, how are you po? Magalang na sabi ng bata. Parang may kung anong humaplos sa dibdib ni Madonna nang makita ang mukha at pagiging magalang nito. Nagustuhan niya ang pinakitang ugali ng bata at alam niyang naturuan ito ng magandang asal ng kanyang ina. Pinapasok ni Enzo ang kanyang ina sa loob at doon na sila nag-usap. Humingi ng tawad si Madonna sa anak niya at kay Sandra. Matapos humingi ng tawad sa anak ay nakipaglaro na si Madonna sa apo niya.
Naiiling na lang si Enzo na nakatingin sa inang masayang nakikipagdawanan sa asawa niya at anak niya. Hindi niya akalain na ang anak lang pala niya ang makakapagbabalik sa dating ngiti ng kanyang ina. Matalinghaga ang buhay, ika nga nila. Dahil kung ano yung hindi mo inaasahan, ay siya pang darating sa'yo. Masaya nang namuhay si Enzo kasama ang asawa at anak nila. At nakahanda na rin ang lahat para sa kasal nila sa probinsya kung saan nakatira ang magulang ni Sandra. Matapos magkaayos ng mag-ina, ay nagpa siya si Madonna na ipakasal sa simbahan ng anak para may bindisyon ng kasal ng mga ito. Ready? Nakangiting tanong ni Enzo sa asawa niya. Yes, love. Thank you. Mahal na mahal kita, love. Kaya gagawin kong lahat para maging masaya ka. I love you more than my life. You and my son is my life now. Wala man akong kaswitan sa katawan. Pinapangako kong araw-araw kang kikiligin sa akin. Nakangiting sabi ni Enzo. Sira! Natatawang sabi ni Sandra. Natawa na lang din si Enzo at niyakap ang asawa. Hindi lubos maisip ni Sandra na darating pa ang araw na makasama niyang ama ng anak niya. Na noon pa lang ay lihim na niyang hinahangaan. Wakas!